So yan, magandang gabi sa inyong lahat mga Canon Pro. So ngayong gabi ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-wirings ng ganitong klaseng speedometer or tachometer. Ito yung tawag dito. So 3-in-1 na to mga Canon Pro. So dito sa ating speedometer, makikita natin dito yung ating voltahe ng battery. Yan, meron tayo ditong voltmeter na analog type. Meron din tayo ditong speedometer. Yan. Manual din yan mga boss. Tapos meron tayo ditong fuel indicator. Yan. Analog yan. So, puro analog pa yung ganitong klaseng speedometer. So, meron tayo dito ang battery para mapakita ko sa inyo lahat ng function ng ganitong klaseng speedometer or tachometer. Isa-isay natin mamaya yan. Pero bago yun, tuturo ko muna sa inyo lahat ng mga wiring connection. So, mapapansin nyo meron tayo ditong 5 wires. Meron tayong blue wire. Meron tayong brown wire, meron tayong black wire, meron tayong yellow wire, at meron tayong green wire. Kumuha na kayo ng mga ballpen at mga papel, tapos ilista nyo itong sasabihin kong mga connection. So, itong blue wire, yan, itong blue wire, ito yung para sa voltmeter natin dito. Ito yung positive line ng voltmeter. Iko-connect nyo to sa accessories wire ng motor. Para pag nag-ignition on tayo, gagana na agad yung ating voltmeter. Tapos, meron tayo ditong brown wire. Itong brown wire naman, ito naman yung para sa ilaw ng ating speedometer. So, ito kasing speedometer natin, may ilaw yan. Okay, itong brown wire yung kanyang wiring. So, i-connect nyo naman to sa park light, sa positive line. Para pag nag-park light kayo, sasabay yung ilaw ng inyong speedometer. Yan, sa switch pa rin siya. Papadaanin nyo siya sa switch ng park light. Pero pwede nyo naman siyang erekta sa accessories wire. Yun nga lang, pag bukas nyo ng motor, bukas na agad yung ilaw dito. Bali, mawawalan na siya ng patayan. Next, meron tayo ditong black wire. Yung black wire naman na to, ito naman yung para sa ating fuel indicator. Ito yung positive line ng ating fuel indicator. So, dibali, i-connect nyo naman to sa accessories wire din ng mga motor. Para pag nag-ignition on tayo, gana agad yung ating fuel indicator. Malalaman natin dito kung may gasolina pa tayo o paubos na yung ating gasolina. Malaking tulong yan. Next, yung yellow wire. Ito naman yung para sa signal or sensor ng ating fuel indicator. Yan. Kasi kapag mga fuel indicator, meron niyang signal or sensor. Papunta naman yun sa floater. Okay, sa may gasolina sa loob. Itong yellow wire na to, negative line yan. Hindi nyo pwede gawing positive line yan. Kasi syempre, gasolina yon. Tapos, papasukan nyo ng positive line. Ba? Alam nyo na mangyayari. Boom! Sabog. So, syempre, negative line yan. Yung yellow wire. Next, yung green. Itong green, ito naman yung ground ng mga ito, ng mga gauge natin. Sama-sama yung ground nila sa isang wire. Ayun o. May mga green sila. So, ground yung green. Kukunik nyo yan sa body ground or sa harness sa may negative line. Ayan. So, ngayon naman, alam nyo na yung connection. So, testingin naman natin isa-isa. Ayan. Una natin testingin yung voltmeter
So mapapansin nyo pala dito sa voltmeter, analog type, merong 8, meron 16. So pag nasa 8 yung voltahe ng inyong battery, ibig sabihin bagsak na yung battery or palitin na siya, or hindi nagkakarga yung inyong regulator. Kapag nasa 16 naman yung pumapalo sa 16, yung inyong voltmeter, pwede namang nag-overcharge yung inyong battery. So, ibig sabihin, pwedeng palitin ng regulator or stator. Nasa dalawa lang. Kasi overcharge. So, lulobo yung ating mga battery. Delikado yun. Dapat ipa-check nyo yung regulator or yung stator. Pati yung wirings. So, pag-anayin na natin yung ating voltmeter. Okay, hanapin natin dito yung green tsaka yung blue. So, pare-pares lang naman sila ng ground. Pares green, puro green sila. Yung green, kukonnect natin dito sa black ng ating battery. Or negative. Ayan o. Kita nyo, negative. Diyan natin i-connect yung green. Meron tayong battery para may pang-demo tayo. Yan o, yung green, mapapansin nyo, kinonek ko dito sa negative ng battery. Tapos, hanapin nyo yung blue wire. Ito yung blue wire. So naman yung positive ng ating voltmeter. Dahil wala pa tayong susian dito, dito natin siya i-connect sa positive ng battery. Connect natin yung blue. Kapag kinonek nyo yung blue sa positive ng battery, mapapansin nyo yung voltmeter nyo gumagalaw. Ayan na. So, tatanggalin ko. Ayan, nakatanggal siya. Pansinin nyo to. Tapos, kukonek ko. Ayan. So, nasa 11 volts. Wala na nga eh. 10 volts na lang yung ating battery. Kasi hindi ko pa na-charge. Okay, gumagana yung ating voltmeter. Okay siya. So, kapag nandun sa may tatlong guhit na yon, ibig sabihin yan, 11, 12, tsaka 13. So, goods pa yung battery nyo kapag nandun sa tatlong linya na yan. Kasi kapag bumaba, pwedeng palitin na. Pag tumaas naman, pwedeng nag-overcharge. So, goods yung ating voltmeter. Next naman, yung ating speedometer light. Tignan natin kung gumagana. Hanapin nyo naman yung brown wire dito. Ito yung brown wire. Yan, brown wire. Connect nyo siya dito sa positive ng battery. So, pag kinonect nyo, ayan, papansin nyo, umilaw na. Tanggalin natin. Tapos connect natin. Yan, umilaw na. So, ibig sabihin, okay. Importante kasi na umilaw to eh. Kasi kapag gabi, diba? Tapos para malaman nyo kung ano yung takbo nyo. Kaya dapat mailaw siya. Kasi pag madilim, din natin makikita. Yan. Okay. Goods yung ating ilaw dito sa ating speedometer. Next, yung ating fuel indicator. Yan. Dito kasi maraming nalilito. Yan. Sa fuel indicator. So, gagawin nyo, hanapin nyo dito yung black wire tsaka yellow wire. Yan, itong dalawa. Yan. Ito, din nyo naaalisin yung green ha, sa ground. Huwag nyo naaalisin yan. Gawin nyo naman dito sa black wire tsaka yellow wire. Gawin nyo, i-connect nyo yung black wire sa positive ng battery. Para matignan nyo kung okay yung fuel indicator. Pero pag sa motor nyo na i-connect, i-install, dun nyo i-connect to sa accessories wire. Okay? Pero positive din naman kasi yun. Kaya ito, dito natin kinonect, positive. Tapos kung mapapansin nyo, hindi pa gumana. Ayan, hindi pa kasi gagana yan agad yung ating fuel indicator. Tingnan nyo, hindi pa siya pumalo. Para pumalo yan, hanapin nyo yung yellow wire dito. Ito yun, mga Canon Pro yan. Yung yellow wire, i-connect nyo siya
ididikit pala. Didikit nyo siya dito sa ground. Kasi sabi ko sa inyo kanina, ang nagpapagana dito ay ground or negative. Negative supply. Hindi nga kasi pwedeng positive. So, idikit natin itong yellow wire. Ito. Yellow wire, didikit nyo sa negative ng battery. Yan, dikit natin ha. Tapos, tignan nyo yung ano. Yung fuel indicator. Yan, pumalo na. Yan na. So, alisin ko ulit. Yan, inalis ko. So, bumaba. Ito. Ngayon naman, idikit natin. Yun, pumalo na. Yan. Full tank yan. So, ibig sabihin guys, okay yung ating fuel indicator. Okay, so overall, mga Canaan Pro, gumagana lahat. Functional lahat yan. So, ganito lang yung gagawin nyo para matesting nyo kung okay yung mga nabili nyo ganitong klaseng tachometer or speedometer. Malaking tulong sa inyo to, mga Canaan Pro. Lalo na kung hindi nyo kabisado yung wirings. Okay, so pag-aralan nyo maigi bago nyo install dun sa mga motor. Kasi bukas install natin to sa motor eh. Home service tayo. So try ko kung ma-vlog ko siya. Pero sana ma-vlog natin. Para mapakita ko sa inyo yung actual na installation nito. So yun lang Canaan Pro. Good night.